guys! Welcome back to our YouTube channel. Our topic for today is, kailan ba dapat natin pinapakain ng solid food ang ating mga puppies? Medyo late na itong upload ko, pero i-upload ko pa rin kasi baka makatulong sa inyo. Okay, so magpapakainin natin ang ating mga puppies from day 1 to 3rd week ay purely breastfeeding sila. So kapag dumating na ng 3rd week, pwede na natin silang pakainin ng solid food ng unti-unti. Nang paunti-unti. Yung hindi mo sila bibigliin kasi may ibang puppies na medyo late sila. Yung kahit na ilagay mo sa harapan nila yung dog food, ay hindi nila yung papansinin. Kasi ang gusto pa nila ay breastfeed. May iba naman na pag naamoy lang nila, gustong-gusto na nila. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Iniisa-isa ko yung puppies. Una, nagpapalambot muna ako ng dog food. Nagpapainit ako ng tubig. Tapos, titimplahan. Kapag nilagay ko na yung dog food, mga 15 minutes, malambot na yung dog food, dudurugin ko siya. Nang durog na durog. Tapos, titimplahan ko siya ng milk. Maraming pwedeng ilagay na milk. Depende sa inyo. Pwedeng puppy love, pwedeng goat milk. So, depende na yun sa inyo. Okay? So, kayo na ang mamimili kung ano yung milk na gusto nyong ilagay dun sa puppy nyo. Pwede din sa Royal Canine na milk, meron din silang ganun. Okay, so depende na yun sa inyo. Nabibili yun sa mga pet shop or pet store. Sa mga vet na clinic, meron din ganun. So, okay, kapag ka na-prepare nyo na, ilalagay nyo na sa isang lalagyan yung ginawa nyong dog food, palalamigin nyo muna siya, tapos make sure na sobrang lambot niya. Kasi first time nilang kakain ng solid food, so dapat talagang durog na durog yun. So, huwag nyo muna i-expect na talagang kakainin nila yun. Kailangan tuturuan nyo sila. Kasi kawawa din kasi yung mga mommies nila kapag 3 weeks na sila, ay dumedede pa rin sila. Kasi sobrang lumalaki na sila. So, mas malaki na yung kinukonsume nila. Mas maraming food na yung kailangan nila. So, mas makakatulong talaga kung tuturuan nyo na sila paunti-unti na kumain ng dog food, but make sure durog na durog yung ipapakain nyo sa kanila. Okay, so ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginagawa. Sana mag-enjoy kayo. Thank you so much sa panonood. Ayan, nakita nyo ba kung gaano kalakas kung dumede yung mga puppies? So, sobrang lalaki na nila that time. Yan, mga 3 weeks na yan, so mag-i-start na ako na pakainin sila. So, una, ayan, isa-isa ko silang kinukuha. Tapos, pinapatikim ko muna sa kanila kung kakainin nila. So, may iba kasi na kumakain na, yung hindi mo na kailangan pilitin. Tulad nito, hinahayaan ko na siya kasi kusa naman siyang kumakain. Tapos, kumuha na ulit ako ng isa. Ayun, tinuturuan ko na siya kung magugustuhan niya. Kaya, medyo gusto naman niya. Kaya, ayan, medyo okay-okay din. Kaya, medyo mas mapapadali kapag gusto na nila yung dog food. May iba kasi na talagang ayaw nila. So, yung mga yon tinututukan namin yon na mas matagal silang dedede sa mami nila compared dito sa mga kumakain na ng dog food. Kasi, maipag-iiwanan sila. So, mamamayat sila. Dapat pare-pareha sila. O, diba? Tingnan mo, very, very good silang dalawa. Kumakain na sila ng dog food. Sarap na sarap sila, diba? So, ganyan yung ginagawa ko. Iniisa-isa ko sila. Tapos, pagkatapos ko isa-isahin, pupunasan ko naman sila kasi, ayan, tulad niya, nagdudumin na sila. Maglalagkit sila and then pag hindi sila nilinisan, magsusugat-sugat sila. So, kailangan maging careful din tayo dyan. Itong isa, sobrang takaw. Yung una kong pinakain, tingnan nyo naman, hanggang ngayon kumakain pa rin siya. Tapos, yung isa naman, ayan, yung buong mukha na niya, nalagyan na lang dog food na may milk, kaya pinupunasan ko siya. Pero, mukhang sarap na sarap din naman siya, kaya okay lang din naman. So, ayan, panoorin nyo lang yung ginagawa ko and I hope matutunan nyo rin na gawin yan sa mga puppies nyo kapag 3rd week na nila. Kasi yung ibang breeder, hinahayaan nila kapag ayaw kumain, hindi nila tinuturuan. So, ang tendency niyan, yung dam or yung nanay, ang kawawa. Sobrang mamamayat sila. And yung milk na naibibigay nila sa bawat puppies, hindi na sufficient. Yung parang hindi na sapat. Hindi na sapat para sa mga puppies. Ang magiging mamamayat na yung puppies, magiging mahina sila, at the same time, ganun din yung mommies.
manghihina sila and mamamayat sila. So, ang ano nun, hindi maganda yung produce ng puppies nyo. Kaya dapat, tsaga-tsaga lang talaga. Araw-araw nyong gagawin yan hanggang sa matuto na silang kumain on their own. Yan. Yung isa, oh, sobrang takaw. Hanggang ngayon, no. Kumakain siya na mag-isa. Pero yung isa, kailangan kong alalayan. Yan yung ibig kong sabihin na kailangan nyo silang tansyahin isa-isa. Parang mga anak nyo rin sila. Na pag-aaralan nyo sa kanila kung sino yung kaya ng mag-isang kumain. And yung iba naman, ang kaya ng kailangan alalayan. Yun yung kailangan nyong gawin. Para walang mapag-iwanan sa kanila. Itong isa na to, matakot talaga to eh. Pangatlo na, andyan pa rin siya. So, ito yung pangatlong pakakainin ko. Iniisa-isa ko sila. Ito, ayaw niya pa. Parang kailangan siyang tutukan. Medyo tutukan. Ayan, oh, kinipilit pa siya. Pinapatikin ko pa sa kanya yung dog food na may milk. Pero talagang ayaw niya. Hindi niya pa gusto. Pero tsaga-tsaga rin at magugustuhan din niya yun. Ayan, medyo tinitikman-tikman niya na. Pero medyo pahirapan dito kasi ayaw niya talaga. Tingnan niyo, inaalis niya yung ulo niya kasi ayaw pa niya. Yung ibig kong sabihin, so ito, tinututukan namin to na mas marami siyang time na dedede sa mami niya. Kasi hindi pa siya kumakain ng dog food. Ayan, ayaw niya. Pero tuturo-turuan mo siya. Ayan, ganyan. Ganyan ang gagawin. Papatikin-tikin mo sa kanya. Ayan. Medyo nagugustuhan na rin niya. Sa una talaga kasi naninibago pa sila. So, ayaw nila. Ayan. Medyo gusto na niya. Ayan, ganyan. Tsatsagain niya lang talaga. Ayan. Gustong-gusto na niya. Tinan niyo, diba? Sa una, ayaw niya. Kung nag-give up ka na, tapos hindi mo na siya kinaga. Sayang yung napakain mo na sana. Ayan, kumakain na siya ng pusa. Pero hindi pa rin ganun kagana katulad ng isa. Diba? Ayan. So, pero hindi natin susukaan hanggang sa magustuhan na talaga niya yung dog food. Ayan, medyo okay-okay na kumakain na siya. Sumisilip yung isa, oh, nagugutom na. Okay, ganyan lang yung ginagawa ko. Isa-isa sila, hindi pwedeng sabay-sabay kasi hindi mo matututukan kapag pinagsabay-sabay mo sila. Hindi pwedeng basta mo na lang ilalatag doon yung pagkain at hayaan mo lang kung sino yung kakain at hindi. Kasi ito yung first, so ito yung parang ipapatikin mo pa lang sa kanila. I-introduce mo pa lang sa kanila yung lasa. So, yung ikalawang araw, ayun, pwedeng ilatag mo na lang doon yung food, tapos kanya-kanya na lang silang kain. So, yung mga ayaw kumain, tulad ng sinabi ko, yun yung tututukan sa mamis nila. So, ayan, kukuha na naman ako ng another puppy na tuturuan kong kumain. So, paulit-ulit lang yung ginagawa ko. Ganun lang at ganun lang din ang ginagawa ko. So, panoorin nyo na lang. And I hope may natutunan kayo. And kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa comment section. And sasagutin natin yan. Salamat sa panonood.
Thank you.
Ayan. Tapos, yung natirang dog food, ilalagay ko na lang dito sa kainan nila para yung mga gustong kumain pa, makakakain pa, at para yung iba naman, masanay din sila. Ayan. So, hintayin natin kung kakainin nila. Ayan, ang aamos nila, oh. Mga busog. Ang aamos nila. Ayan. So, hintayin na lang natin kung kakainin nila. Che-check natin yan later. Okay? So, ayan. Tingnan nyo naman yung chan nito. Sobrang laki ng chan kasi kumakain na siya. Diba? At saka parang mas mukhang matataba talaga sila kapag kumakain na sila ng dog food. Okay. So, ito na yung third day na talagang hindi mo na sila kailangan alalayan kung saan na silang kakain. Diba? Successful. Patulad ng sinabi ko, konting tiyaga lang sa unang araw, pangalawang araw. And ayan na yung third day. Talagang matatakaw na sila, kayang-kaya nilang kumain sa sarili nila. Ubus na, di ba? Nauubos na nila. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood, sa pagpapakain sa aming mga puppies. Maraming salamat ulit sa panonood nyo. Bye! I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. So, i-practice nyo na napakainin ng inyong mga puppies kapag third week na nila para hindi kawawa ang mga mommies nila at para mas lumakas at mas lumaki sila. Okay, so I hope may natutunan kayo. Thank you so much and please subscribe, like, and share to our YouTube channel. And please, mag-comment lang kayo kung may gusto kayong malaman. Thank you, bye!